kasi may mga blessings na dadating sa inyo guys, no? Mga blessings pagpapala, may mga bagong opportunities na maaari kayong itry. Yung iba sa inyo parang bumubukas yung pintuan, doors of opportunity mga kapiksi. Parang may mga unexpected na ganap, turn of events na itatry kayo na parang hindi nyo inaasahan, parang least na ina-expect nyo. Pero these are breach of incidents mga kapiksi. Ibig sabihin nito guys, especially if, let's say for example, you're manifesting for abundance, okay? Minumove ni universe yung mga tao, bagay, sitwasyon, kaganapan sa buhay mo para mag-manifest yung abundance sa buhay mo, okay? And hindi nyo inaakalang paraan, minumove ni universe yung mga ganon klaseng kaganapan sa buhay nyo. So, this is parang, sabi ko nga, hindi nyo ina-expect, but it's going to happen and it's going to give you blessings and opportunities sa buhay. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is third quarter kapalaran para ngayong July, August, September para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga kapixies, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Tingnan natin guys yung mga mensahe para sa inyo ng inyong mga gabay ngayong third quarter ng taon. Meron tayong transient message para sa inyo. We also have upheaval message, and yung last na mensahe para sa inyo ay reflection na message. So tingnan natin guys kung ano yung mga ibig sabihin itong mga mensahe na to, and let me know sa comment section guys if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Okay, so yung unang message para sa atin guys, we have the transient message. Ibig sabihin nito guys, nothing remains static, no? So walang permanent sa mundo mga kapiksi. There is an ever-changing rhythm of passage, cycling through one phase to the next. So ibig sabihin nito, pagbabago. Life is always changing mga kapiksi. Okay, when we observe the transitions of the moon, the seasons, and our own internal rides, we're reminded to go with the flow as change is always around the next corner. So, sabi ko nga, walang permanent sa buhay kundi pagbabago. Change is the only permanent thing in this world. So, dapat marunong kayong mag-adjust mga kapiksi. For the next 3 months, maaaring may experience din kayo ulit ng mga changes or pagbabago sa buhay nyo. And change is good, no? Especially if you are aiming to change for the better, di ba? Para mas mapaayos yung buhay nyo, mas maging peaceful kayo, mas maging kalmado, mas maging maganda, di ba? So, sino ba naman yung hindi naghahangad ng ganong klaseng magandang pagbabago sa buhay? So, if you want to have change, mga kapiksi, kailangan mag-change din kayo ng formula, mag-change kayo ng habits, mag-change kayo ng patterns, mag-change kayo ng mag-shift kayo ng energy para talagang mag-transition yung energy nyo from negative to positive mga kapiksi. Okay, so kung magbabago din lang kayo, doon na kayo sa better to best. Okay, wag yung better to worst. Okay, so palaging doon sa maganda dapat yung ating pinipili mga kapiksi. Alright, for some of you, we have upheaval message mga kapiksi. Ibig sabihin, maaring magkaroon ng disturbance, no, sa inyong mga routine, sa inyong mga normal na nakagawian sa buhay, and probably this is because of the change that might happen in your life. So, huwag kayong matakot dun sa mga disturbance na yon, kasi some of them are necessary para magbigay ng daan dun sa mga changes or pagbabago sa buhay nyo mga kapiksi. Have faith, you'll be able to face the challenges ahead, okay? So, magkaroon lang kayo ng tiwala, trust, okay, kay Papa G, sa Divine, sa Universe, and trust yourself as well na malalampasan nyo rin yung mga disturbances na yan, pagsubok, challenges. It's just part of your journey, guys. Yun yung palagi nyong iisipin, and
palaging meron at meron kayong matututunan dyan, and palaging may mga blessings na kaakibat yan para sa inyo. And then of course, reflection, no? So isipin nyo, kumbaga take time na isipin kung bakit nangyayari yung mga bagay na yan sa buhay nyo, anong lessons yung gusto niyang sabihin sa inyo, 'di ba? Anong kaalaman yung dapat mong i-carry with you, i-dalahin with you sa future, and ano yung mga dapat mo nang kalimutan. Okay, so take time to reflect on those things, mga kapiksi, para hindi mo na magawa yung mga same mistakes before, and para alam mo yun, mas maging better yung future mo, ika nga, no? If you want to have good change in your life, mga kapiksi. Okay, so hindi lahat ng pangit na nangyayari is pangit lang dahil lang pangit. Okay, may mga dahilan yan, and may mga lessons yan sa buhay. So make sure na nagfo-focus kayo din sa mga lessons, imbis na magreklamo kayo, imbis na magmukmuk kayo, mga kapiksi. Alright, so napakaganda ng mga messages para sa inyo, guys. Let me know if naka-resonate kayo, if naintindihan nyo yung mga mensahe para sa inyo. So ngayon naman, Pisces, tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo sa loob ng 3 buwan. Gamit itong deck na to, shuffle natin to, and hahanapin natin yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle natin to, guys, naka-fresh sa screen yung mga updated offers natin sa ating channel. So una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course para sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umanlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, maging successful, mas worth sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, kaperahan in general. Mga kapiksi, kung gusto nyo umanlad at umasenso ng bonggang-bongga, para sa inyo ang course na yan. Good news, guys, kasi ngayong June, from June 1 to 30, meron tayong mid-year sale. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat nung gusto mag-avail ng course. So, samantalin nyo, guys, habang sale, habang may discount, habang may promo, super ganda ng course. As in, marami talaga kayong matutunan. Panghabang buhay nyo magagamit yan, mga kapiksi. And also, meron tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love or relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi. Kung gusto nyo magpa-coaching with me para ma-push out sa 3D nyo yung mga bagay na minamanifest nyo, mag-book lang kayo ng coaching session with me, guys, okay? So for prices and discounts, mag-send lang ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So Pisces, kayo ay nirepresent ng King of Cups sa ating spread. Meron din tayong fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you may be dealing with a fire sign. For some of you, maaring meron kang fire sign, fire element sa iyong natal chart, mga kapiksi. Ito ay combination ng positive and negative. Actually, this is more on positive energy, no? Actually, these are positive energies. Angel number 444, i-check nyo yung ibig sabihin yan, kasi baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong anghel gabay. Pero yung iba sa inyo, guys, meron kayong some kind of decision making. Parang meron kayong tinitimbang na decision, pagdidesisyonan nyo pagdating sa larangan ng pera or trabaho, mga kapiksi, or kaperahan. Parang some kind of investment, mga kapiksi, pero parang nagdadalawang isip pa kayo, parang nag-uurong-sulong kayo. Gusto nyo siyang i-try, but at the same time, gusto nyo ring parang conservative din yung energy nyo. Ibig sabihin, parang nag-iingat yon, nag-iingat, cautious. And syempre, okay lang yan, mga kapiksi, lalo na pagdating sa larangan ng pera. Okay, kasi sobrang dami na lang na-scam, diba? And ayaw na natin na if ever nangyari sa inyo, ayaw nyo na maulit yon, or kung hindi pa nangyari sa inyo, syempre ayaw nyo ring mabiktima. So always be cautious, guys, no, pagdating sa paglalabas ng pera. Pero if ever na this is a legit kind of investment, mga kapiksi, ito yung magdadala sa inyo ng level up, no? Parang one step ahead of the game ka, parang ganun, parang magle-level up yung kabuhayan mo because of a very good decision na gagawin mo sa kaperahan, sa trabaho, sa hanap buhay, sa negosyo, mga kapiksi. For some of you, parang some kind of marketing strategy, narinig kong salita, mga kapiksi. So ginagamit yun kapag may negosyo, yung marketing strategy. So if you are into sales, mga kapiksi, or nasa negosyo ka, parang merong some kind of marketing strategy na itatry ka, and it will work out for you, and maaring maging dahilan yun ng pag-level up ng iyong kabuhayan, mga kapiksi. So i-anticipate nyo yan, kasi sobrang ganda yan para sa inyo. Maganda yung contribution yan pagdating sa inyong kaperahan,
parang yung iba sa inyo, parang may mga secrets pa kayo na madi-discover, mga kapiksi. Actually, yung ating course, mga sikreto yon na hindi nyo pa alam paano mag-manifest ng abundance video course. Malalaman nyo yung sikreto kung paano talaga masustain yung abundance sa buhay nyo. So, pwede kayo mag-avail na, mga kapiksi. May mga blessings na dadating sa inyo, guys, no? Mga blessings pagpapala. May mga bagong opportunities na maaari kayong itry. Yung iba sa inyo, parang bumubukas yung pintuan, doors of opportunity, mga kapiksi. Parang may mga unexpected na ganap, turn of events na itatry kayo na parang hindi nyo inaasahan, parang least na ina-expect nyo. Pero these are bridge of incidents, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, guys, especially if, let's say for example, you're manifesting for abundance, okay? Minumove ni universe yung mga tao, bagay, sitwasyon, kaganapan sa buhay mo para mag-manifest yung abundance sa buhay mo, okay? And hindi nyo inaakalang paraan minumove ni universe yung mga ganon klaseng kaganapan sa buhay nyo. So this is parang sabi ko nga, hindi nyo ina-expect, but it's going to happen and it's going to give you blessings and opportunities sa buhay nyo. And sabi ko nga, maaari mag-level up yung inyong kabuhayan, mga kapiksi. You're gaining knowledge, you're gaining knowledge, pero you're unlocking yun. Unlocking, parang ina, pag sinabing unlock, diba, sinususi, nabubuksan ng susi, yan. So, parang may ganun klaseng kaganapan kayo. So, parang nabubuksan nyo yung susi, nabubuksan nyo yung pinto. You have the right key, yon yung gusto kong sabihin. You have the right key, you have the right access, para mabuksan yung mga pintuan of abundance sa buhay nyo. So, this is very, very exciting. Ito yung 3 months, mga kapiksi, okay? So, pwede nyo itong ulit-ulitin, panoorin nyo sa July, sa August, September. Tapos, ibanggat nyo siya dun sa inyong monthly reading para ma-remind kayo dun sa energies na ito. And all you have to do is to align yourself with these energies para talagang makita nyo yung evidence nito sa inyong 3D reality, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below if naka-resonate kayo, Pisces, if na-excite kayo sa energy nyo. Huwag nyo kalimutan mag-like and comment sa ating video for energy exchange kapalit ng inyong free reading. Ito yung inyong mid-June kapalaran, June 16 to 30. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.